So, hi guys. today is the continuation of my COVID journey. It is my 7th day. Today is Easter Sunday. Actually, 1 week na akong naka-isolate. I just wanna share ulit yung mga everyday na nangyayari sa akin and how I'm coping up with it. So as you can see, hindi pa rin okay yung boses ko and from time to time, marinig niyo akong umubo. So please bear with me. Hindi ko siya makontrol. And pagpasensya niyo na rin, may background music tayo na mga may sounds kasi ay, yung bahay ko kasi malapit lang sa Muslim church. And I think it's their prayer time tonight. So what happened after Thursday, after nung Thursday na nagpa-test ako. So that night, I tried to sleep at around 7 p.m. For an hour, I think I was trying to get that sleep, but I really couldn't. So kapipilit ko. Sumakit yung ulo ko ng todo-todo. As in yung migraine attack na never ko nang na-experience for the past ilang years. Bigla siyang pumitik. Sobrang napasigaw talaga ako sa sakit. Kaya, sa sobrang sakit, what I did was, first aid yung oregano. Nilagay ko dito. Alam niyo yung oregano, yung dahon na iniim ng mga baby pag may ubo. Dinikdik ko siya. Actually, hindi ko siya dinurog. Pinakatas ko lang. Tapos, nilagay ko dito. Tinapal ko siya. Parang ganyan. Yeah. So, pasensya na kayo kung tsaka. Buti na lang may oregano ako dito sa bahay. Pinadala ng my loving mother. So, ayan siya. Ayan siya. So, naubos na nga yung dahon niya, yung kakabunot ko. But it's very helpful kasi malamig siya sa ulo. So, if you are having headache, then and if you have oregano or somewhere to get oregano from, I think this can help. Plus, nilagyan ko ng rub. Ito yung rub na ginagamit ko. The violet one. You can buy this anywhere. I think sa mga online shop, meron siya. And ito, paracetamol. So, lahat na nang kailangan, pwede kong gawin, ginawa ko para alam mo wala yung pain. And after a few minutes, nawala naman. So, I took the melatonin na para makatulog. And that was 8 p.m. Nakatulog ako from 8 p.m. to 4 a.m. Friday. So, nagising ako ng Friday. ng 4 a.m. So, thankful, sobrang thankful ako dahil after ilang days nakatulog na rin ako ng ganun kahaba. So, I work na from 4 a.m. onwards. Ayan, so, nung araw na yon Friday, I felt okay naman. Kaya nagtrabaho ako ng bonggang-bongga. So, hanggang gabi yata nagtrabaho ako. But nung 4 a.m., ay nung Friday morning, nagpa-araw ako. Nag-ano ako sa sikat ng araw. Siguro mga 30 minutes. Buti na lang yung kwarto ko is napapasukan siya ng sikat ng araw. Kaya kahit maaga pa lang, pwede ka nang makakuha ng vitamin D kahit hindi mo na kailangan lumabas. So, nagpa-araw ako dyan. What else did I do? I also took a bath ng tubig na may asin. Mainit na tubig na may asin. Kasi sabi nila, itong virus na to, it can't survive sa init. So, kailangan lahat ng inumin mo, mumumog ka, liligo mo, mainit. So, there. Nag-work na ako nung buong araw na yan, ng Friday hanggang gabi, hanggang mga 12 yata. Tapos ko yung mga dapat kong tapusin. Nakatulog ako alauna na. So, nung gabi ng Friday, nagsuob ako ulit. And I'm also taking na yung mga vitamins. Like, 2 times ako nagsusupplement
Actually, 3 times na eh. Meron akong multivitamin sa twice kong iniinom. So, ito siya. Ito siya. Ayan. Tapos, nag-immunopro din ako. Immunopro. This is not to advertise anything. But just wanna share ko ano yung tinitake ko na I think nakakatulong. Tapos ito yung melatonin na tinitake ko. Sublingual siya, nilalagay siya sa lalim ng dila. And ilang minuto lang, makakatulog ka na. Tapos I'm also taking 1,000 milligrams ng vitamin C ng ascorbic acid. Yan. So, ganyan siya. So, yun. I slept 1 a.m. Friday night. I took the melatonin again. 1 tablet lang. But at 3 a.m., I suddenly woke up. I was chilling kasi I had fever again. I don't know why. Pero nilalang 38.5 yung temperature ko nyan. Bali, Saturday ng madaling araw na to. And my head was really painful again. It was like another migraine attack. So again, inulit ko ulit yung mga ginagawa ko. And I took another melatonin tablet. Kasi safe naman siya hanggang 2. Para makatulog ulit ako. So ayun, nakatulog naman ako. 5 a.m. Nagising na naman ako kasi ina-attack na naman ako ng migraine. So, since hindi na ako pwede uminom ng Biogesic kasi uminom ako ng 3 a.m. Wala na akong ginawa kundi maglagay ulit ng oregano, mag-rub na naman, masamasahin, kasi makatulog ulit ako. Nagising ako 9 a.m. na ng Saturday morning. So, ayun, since medyo tanghali na, hindi na ako nakapagpa-araw. Pero, I made sure na natatamaan ako ng sikat ng araw kahit nakahiga ako. Kasi nga, as I've mentioned, tumatagos talaga yung sikat ng araw sa loob ng kwarto ko. So, nung kahapon, that was Saturday na, no? I'm not feeling well. Pagising ko ng 9, nilalagnat na naman ako. Sa mga nag-breakfast ako, mumugasin, nag-breakfast ako, inom ako ng mga dahon-dahon, like, ano bang ininom ko? Lagundi, ganyan. Tapos inom ako ng paracetamol ng 10 o'clock a.m. Naka-idlip ako hanggang 12 noon. Nawala yung lagnat ko, pero umatake na naman yung migraine ko. So, ang nilalaglaman ko talaga ngayon is yung may migraine attack. Kasi pag sumasakit siya, masakit talaga. Sobrang sakit. Mas masakit pa. Pag iniwan ka ng jowa mo. Charot lang. So, ayun. So, kahapon, I didn't really feel okay. Actually, kung ano-ano na nga naiisip ko eh. Tapos, sabayan pa ng ubo. Sabi ko, ano ba to? I think I'm not getting better. So, I decided to look for a doctor na. And, ang naisip kong tawagan, yung barangay na, baka kasi may telemed silang available. So, wala na akong choice, kundi i-report na siya sa barangay. So, tumawag ako sa barangay kahapon. Sa center namin. Sa health center, and yun, may nakausap na ako mga staff, and syempre, in-interview ako, ganito, ganyan. So, nalaman na nila na meron akong, na positive ako. So, na-record na nila ako dun. And, good thing is, simomonitor lang nila ako araw-araw. But, wala pa rin ako nakausap na doctor kasi Monday to Friday lang daw available yung doctor. So, hopefully, bukas, may makausap na akong doctor. So, hindi na ako nag-work or anything kahapon, Saturday. I decided to rest lang talaga and watch TV para naman matawa ko. So, ayun. Nagsuob ulit ako nung gabi.
nagsuob ako niyan, tapos naglaga ako ng, nung gabi, naglaga ako ng luya na may laurel. Sabi nila gamot daw yun sa migraine. So, ininom ko siya bago ako matulog. Tapos, siguro mga 12 na rin ako nakatulog niyan. Ang ginawa ko, mumug ulit ng may asin. Yan yung mga ritual. Katapos ko magsuob, mumug ng asin, uminom ako ng luya na may laurel. Tapos nagmelatonin ako. And nagplay ako ng pampatulog na music. Yung mga ano lang, mga instrumental sleep, pang sleep na songs. And sobrang effective niya kasi from 12 to 6, dire-diretso yung tulog ko. So, 6 a.m. ako nagising kanina. Pagkagising ko kanina, I feel so okay. I feel so okay. So, nagpa-araw ako from 6:30 to siguro mga pa 7 na yun eh. While doing some stretching. So, workout kami ako dito sa loob ng kwarto. After that, naka-idlip ako ulit. Nagising ako 9 o'clock na kanina. So, actually, may complaint lang naman talaga from time to time is yung migraine attack. And I feel it, lalo na pag feeling ko magugutom ako. So, right now, yung pagkain ko, dinadala lang siya ng kapatid ko dito. Niiwala siya sa labas. Talagang hindi na kami nakikita kasi isasabit niya lang siya dun sa may pintuan. Tapos, aalis na siya agad. And super thankful naman ako sa kanila, sa mga nagluluto ng pagkain ko na may sabaw. Kasi twice nila akong hinahatid na ng pagkain araw-araw. Nakaka-touch. And nakakatakot din kasi kailangan nilang lumabas pa. And sobrang risky na kasi sa labas na yun. Hindi mo na alam kung pag-uwi ka, may virus ka bang dala o wala. Yan ang kinaka-worry ko kasi yung mga bata. So, ayun, lalo na yung, nami-miss ko na rin yung mga anak ko. Kasi ilang araw na kami hindi nakikita. Video call lang. Sana matapos na to. So, ayun lang muna. For now, it's my 7th day. It's already, I think 7:30 p.m. ng gabi. Magdi-dinner na muna ako and will prepare to sleep na din afterwards. Hopefully bukas I will feel a lot better and sana wala nang ubo and wala nang migraine attack. So that's it for now. See you ulit sa susunod na araw. Bye.